Kapag may usaping iniharap sa hukuman at napapalang sala ang walang kasalanan at nahatulan ang may sala, at kung ang angkop na parusa ay hagupit, padadapain ng hukom ang may sala at hahagupitin ayon sa bigat ng kanyang kasalanan. Apat na po ang pinakamaraming hagupit na maaaring ibigay sa may sala. Ang higit dito ay paghamak na sa kanyang pagkatao. Huwag ninyong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Ang pag-aasawang muli ng isang biyuda. Kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay at nawalang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid ng namatay na pakasalan ang balo, dudulog ito sa matatandang namumuno sa bayan. Sasabihin ng nabiyuda, ayaw ng lalaking ito na panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gampanan ang kanyang tungkulin para sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, ang kapatid ng yumao ay ipapatawag ng matatandang pinuno at pagsasabihan. Kapag ayaw pa rin niya, lalapitan siya ng biyuda, hahablutin ang sandalyas nito, saka duduraan sa muka at sasabihin, ganyan ang bagay sa taong tumatangking panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. At ang sambahayan ng lalaking ito'y makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan ng lalaking hinubaran ng sandalyas. Iba pang tuntunin. Kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ang kanyang asawa at dinaklot ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng iyon, hindi siya dapat kaawaan. Huwag kayong gagamit ng dalawang uri ng pabigat sa timbangan, isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayong gagamit ng dalawang uri ng takalan, isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat ang gagamitin ninyo sa timbangan at ang gagamiting takalan ay iyong husto sa sukat upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Lahat ng mandaraya ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Ang paglipol sa lahi ni Amalek. Huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Wala silang takot sa Diyos, sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. Kapag nalupig na ninyo ang lahat ng inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, ubusin ninyo ang lahi ng mga Amalekita roon. Huwag ninyo itong kalilimutan. Ang mga tuntunin tungkol sa unang bunga at ikasampung bahagi ng mga ani. Kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at matiwasay na kayong naninirahan roon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim. Ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh na kung saan ay sasambahin ang kanyang pangalan. Haharap kayo sa paring nakatalaga roon at inyong sasabihin, kinikilala ko ngayon sa harap ni Yahweh na ako'y nakarating na sa lupaing ipinangako niya sa aming mga ninuno. Kukunin naman ng pari ang basket at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay bibigkasin ninyo ang mga salitang ito sa harapan ni Yahweh.
isang pagalagalang Arameo ang aking ninuno. Dinala niya ang kanyang pamilya sa Ehipto upang manirahan roon. Kakaunti lamang sila nang magpunta roon, ngunit sila'y dumami ng dumami at naging isang malaki at makapangyarihang bansa. Pinagmalupitan kami at inalipin ng mga Ehipsyo, kaya humingi kami ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng aming mga ninuno. Dinining niya kami at nakita niya ang aming pagdurusa, kahirapan at kaapihang dinaranas. Inilabas kami ni Yahweh mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan at tinala sa lupain, ito na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Yahweh ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ilapag ninyo ang inyong dala sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh. Dahil sa kabutihan niya sa inyo, kayong lahat ay magdiriwang kasama ang buong sambayanan, ang mga Levita at ang mga nakikipamayan sa inyo. Sa ikatlong taon, ibubukod ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga Levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga balo upang sila may makain. Sila'y may makain. Kapag nagawa na ito, sasabihin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos na ibukod ko na po ang bahaging nakalaan sa inyo at naibigay ko na sa mga Levita ang mga sa mga dayuhan, sa mga ulila at balo ayon sa utos ninyo sa akin. Hindi ko nilabag o kinaligtaan isa man sa inyong utos. Hindi ko binawasan ang ikasampung bahagi kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi ko ito inilabas sa aking bahay nang ako'y marumi. Hindi ko rin iniatang sa mga patay ang bahaging ito. Ang bahagi nito. Dininig ko ang inyong tinig, Yahweh, aking Diyos. Sinunod kong lahat ang utos ninyo sa amin. Kaya nga tingnan ninyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit at pagpalain ninyo ang bayang Israel, pati na ang lupaing ibinigay ninyo sa amin ayon sa pangako ninyo sa aming mga ninuno, ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Bayang nakalaan kay Yahweh. Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at papakinggan ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayang hinirang, tulad ng kanyang pangako. Dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Pagpapalain niya kayo higit sa lahat ng bansang kanyang itinatag. Kayo ang bansang nakalaan sa kanya at tulad ng kanyang pangako, kayo ay tatanggap ng papuri, katanyagan at karangalan. Ang altar sa bundok ng Ebal. Ganito naman ang bili ni Moises, kasama ang matatandang namumuno sa sambayanan. Sundin ninyong lahat ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagkatawid ninyo sa ibayo ng Jordan at papasok na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, maglagay kayo ng malalaking bato at inyong palitadahan sa ibabaw. At isusulat ninyo roon ang lahat ng mga batas na ito pagdating ninyo sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ang lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ilagay ninyo iyon sa bundok ng Ebal at palitadahan ninyo. Tulad ng sinasabi ko ngayon, magtayo kayo roon ng altar na bato para kay Yahweh na inyong Diyos. Mga batong hindi ginamita ng paet ang inyong gamitin.
mga batong hindi tinapyas ang gagamitin ninyo para sa altar at doon ninyo iaalay ang inyong mga handog na susunugin. Dito rin iahain ang handog na pangkapayapaan at sa harap nito kayo magsasalo-salo sa panahon ng inyong pasasalamat sa Diyos ninyong si Yahweh. At sa ibabaw ng mga batong iyon, isusulat ninyo ng malinaw ang bawat salita ng kautusan ni Yahweh. Sinabi ni Moises at ng mga paring Levita, tumahimik kayo at makinig. Bayang Israel, mula ngayon kayo na ang sambayanan ni Yahweh, kaya sumunod kayo sa Kanya at tuparin ang mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang mga sumpa ng hindi pagsunod kay Yahweh. Nang araw ring iyon, ganito ang itinagubili ni Moises sa buong Israel. Pagkatawid ninyo ng Jordan, ang mga lipi ni na Simeon, Levi, Judah, Issachar, Jose, Jose at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigasin ang pagpapala. Ang mga lipi naman ni na Ruben, Gad, Asher, Zebulun, Dan at Naphtali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ebal upang bigasin ang mga sumpa. Ganito naman ang isisigaw ng mga pari. Sumpain ang sino mang gumawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang buong bayan ay sasagot ng Amen. Sumpain ang sino mang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang gumalaw sa palatandaan ng hangganan ng lupaing pag-aari ng kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang magligaw sa bulag. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at byuda. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang nakikipagtalik sa ibang asawa ng kanyang ama, sapagkat inilalagay niya sa kahihiyan ang kanyang sariling ama. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang makipagtalik sa anumang uri ng hayop. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang sumiping sa kanyang kapatid na babae kahit pa ito'y kapatid sa ama o sa ina. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang sumiping sa kanyang biyanang babae. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang lihim na pumatay sa kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang nagpapabayad upang pumatay ng taong walang kasalanan. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sino mang hindi susunod sa mga utos na ito. Sasagot ang sambayanan. Amen. Ang pagpapala ng pagiging masunurin. Ang susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas.
Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihi sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga diyos-diyosan. Ang ibubunga ng pagsuway. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo, ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmula roon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod niyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipunin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit at pagkatuyo, nag-aapoy nalagnat, pamamagaan ng katawan at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Pauulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito kikilabutan ang lahat ng bansa na sa inyong sinapit. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga pigsa gaya ng ginagawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatadtarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. Dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo, ay masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at lilituhin. Parang bulag kayong mangangapa sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Anuman ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasamsama ng ari-arian ngunit walang sasaklolo sa inyo. Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae, ngunit iba ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo'y sasamsamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi ninyo
kilala ang makikinabang sa inyo, sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Pahihirapan nila kayo at patuloy na aapihin hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan. Maghahasik kayo ng marami, ngunit kaunti lamang ang maaani sa pagkasisirain ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan, ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sa pagkasisirain ng uod. Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaaway. Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo ngunit ang kabuhayan ninyo ay patuloy na babagsak. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong maipapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod nila. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Ang mga ito'y magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan, kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran, at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ipapaslusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika. Simbilis ng agila, nasasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matanda o matandaman o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan hanggang sa kayo'y malipol. Kukubkubin nila ang inyong mga bayan sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sa akala ninyo'y magliligtas sa inyo. Kapag kinubkob kayo ng inyong mga kaaway, sa tindi ng inyong gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila ay hindi niya bibigyan nang kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkub sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at pinakamaselang babae sa Israel na dati hindi tumutungtong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak. Maging ang kasisilang na sanggol at ang mga anak na kanyang isinilang ay pagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabutin ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway.
Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito, ay hindi ninyo ikinalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh. Kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito, ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. At kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh. Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo sasamba sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato, sa mga Diyos-Diyos ang kailanman hindi ninyo nakilala din ang inyong mga ninuno. Hindi kayo papanatag doon, lagi kayong mag-aalala. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi, paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. Dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita, kung araw ay sasabihin ninyong, sana'y gumabi na, at kung gabi na may sana'y mag-umaga na, ibabalik kayo ni Yahweh sa Ehipto, sakay ng mga barko, kahit na ipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Ipagbibili ninyo ang mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaaway, ngunit walang bibili sa inyo.